Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Lunes sa 29 na linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay na kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya
at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat imagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri, sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglalagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, 'Ayan,
marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lamang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawiin ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating OFW. Gaano na po karami ang naipon ninyong yaman? Gaano nakadami ang inyong naipundar? Ilang sasakyan na? Ilang bahay? Ilang bangko na ba ang napaglagyan ninyo ng inyong mga pera? At tiyangga pong mga lahat ng yan ay may pupuntahan na pagkatapos na kayo'y mamatay. Laging sabi ng ating mga magulang noong una, wala akong tanging maipamamana sa iyo, kundi ang pag-aaral. Tama naman iyon. Pero sadyang bahagi ng buhay sa mundong ito, yung mag-ipon ka para sa iyong pangangailangan. Totoo po iyon. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating kumita para makaipon. Dahil pagka nagkasakit, may magagastos tayo. Pero anong paalala ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Ang sinasabi niya ay, kung ang pag-iipon na lamang ng yaman ang ating inaatupag sa buhay, kung mas mahalaga pa ang pag-iipon ng yaman kaysa mga bagay na dapat nating ginagawa, dito po pumapatak yung hindi na kayo nagkakaroon ng panahon sa pamilya kasi puro trabaho, hindi na nakakasimba, dahil puro na lamang overtime, puro na lamang nasa opisina, ito yung hindi na nagagabayan ng mga anak dahil gabing-gabi nang umuuwi galing sa trabaho. Kapag ka ang iniisip natin ay ang pag-iipon ng mga bagay dito sa mundo, doon po nagiging mali ang pag-iipon ng yaman. Huwag niyo po kasing iisipin na mali at kasalanan ang mag-ipon ng yaman. Hindi po. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag ka ang mga yamang ito, ang mga iniipong ito, ay mas mahalaga na kaysa sa Kanya, doon pumapasok ang pagkakasala. Sapagkat ang sinasabi ni Jesus, saan pupunta ang mga bagay na ito? Alam ba ninyo na ang maraming mga yaman at pamana ang pinagmumula ng away ng pamilya? Kaya nga po kayong medyo may mga edad na, kayong mga magulang, baka kayo maraming ipamamana, hatiin nyo na agad ngayon. Walang masamang hatiin ninyo, ipagpapangalanan ninyo sa inyong mga anak. Hatiin ng ayos. Upang kapag ka kayo nawala, ay di walang pag-aawayan. Doon pumapasok ang kasakiman. Gusto natin atin lang ng atin. Ay pagka namatay nga, saan pupunta? Ay alam nga namang pigilan ang kamatayan. Isang bagay na sigurado at hindi natin mapipigilan, kamatayan. Kahapon ay namatay si Bishop Bastes, isa sa mga obispo, at may nagpost sa Facebook na noong Sabado, nagmisa pa siya, tuwang-tuwa siyang nagmimisa at kanyang ipinangalat sa mga tao na dapat magbahaginan ng pag-ibig ng Diyos. Tapos kahapon, patay.
Walang kasiguruhan kung kailan tayo mamamatay o hindi. At kung ang ating mga naipon na yaman at mga pinapahalagahan ay pagsisimulan lang ng away ng ating mga anak at kapamilya, nagiging makasalanan ang mga bagay na ito. Kaya isang praktikal na sinasabi ng mabuting balita, kung kayo'y may yaman, hatiin na ngayon. Ipamana na ng ayos. Pero sa mas malalim na pagpapakahulugan noon, kailangan ang iniipon nating yaman ay yung yamang madadala sa langit. Hindi po yan ang salapi, hindi yan ang bahay, hindi yan ang sasakyan. Ano yung yamang madadala sa langit? Yung mabuting pag-uugali. Kaya ngayon pa lamang ang ipunin at simulang ipunin, yung pagtulong sa kapwa, yung pagpapatawad, yung pag-unawa, yung pagsasakripisyo, dahil yan ang mga yaman na madadala natin sa langit. Dalangin natin sa banal na misang ito habang tayo ay nagiging busy paminsan-minsan sa ating pag-iipon ng mga bagay na kailangan naman talaga sa mundong ito, nawa ay huwag din nating makalimutan ang mas mahalagang bagay, ang mga bagay na dadalhin sa langit. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, turuan mo po akong makapag-ipon ng yaman sa langit. Turuan mo po akong maging mapagmahal, maging mapagpatawad, maging maunawain, at laging nagtitiis sa ngalan ng pag-ibig sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka kung may kapal, banal. Banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
kapanito mo na na siyang nagmulat sa mula sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lupa para nang sanay.
ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari in ang Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Oh,
tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Timan karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnunobena ngayong unang siyam na araw ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ang mga sobre po'y available sa bandang gilid ng simbahan. Gayun din naman bilang patuloy na pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, tayo po'y may mga available na rose candle sa gilid ng simbahan na maaari niyong sindihan sa may Chapel of Reconciliation. Ito po ay alay natin sa mga mahal na yumao bilang tanglaw sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ika-apat, ngayon pong darating na Miyerkules, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. May mga healing masses po tayo ng alas 9 at alas 5 ng hapon. Ito po'y healing liturgy din na may pagagawad ng langis. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Bilang paghahanda sa isang natatanging pagdiriwang sa Enero ng Pambansang Dambana, tayo po'y magkakaroon ng Dinner for a Cause ngayong December 10. May available pong ticket sa pamisahan at sa ating opisina sa halagang 2,500 lamang. Kalaki po nito ang concert ni Mito Yunting at ng The Drivers ang kanyang banda, ng ilang mga awit ng Batangas at ng mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Suportahan po natin ang gawaing ito para sa pambansang Dambana. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. Bahagi din po ng ating fundraising, may mga Kapiyo merchandise po tayong available sa ating mga tindahan sa loob ng pambansang Dambana. Tulong po ito para sa gagawin nating pagdiriwang ngayong darating na Enero ng Pambansang Dambana. Salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
Inyo pong hawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, mag-ipon ng yaman sa langit. Salamat sa Diyos. Thank you.